what's up mga guys? Ciao guys! Welcome back again to our channel. So ngayon guys, titikman natin siya bago natin lagyan ng kanin. Ayan, may sabaw-sabaw siya. Kulo tayo ng broccoli. Gusto ko kasi half-cook lang siya. Ayan. Cheers! Utong. Gusto ko tayo ng ano? Ng dahon. Dahon ng broccoli. Ito yung masarap. Tsaka carrots. Tsaka cauliflower. Ayan guys. Malutong. Sarap. Malalasahan mo yung pait ng ano, dahon ng broccoli. Ito. Maganda sa dugo to. Yan guys. Ayos. Salamat guys. Yo, what's up guys? So ngayon magluluto tayo ng simpleng gulay pero mas sustansya. So pangmarami yan to guys kasi lima kaming katao dito sa bahay. So ito yung mga kailangan natin. Iniwa ko na lahat ng mga kailangan nating gulay. Ito yung carrots, bell pepper, tsaka yung nakikita nyo yung ano, yung broccoli, yung repolyo. Tsaka yung pamalakasan natin ano, dahon ng broccoli, yung sarap yan eh. Broccoletti ang tawag dito. Tsaka yung cauliflower, tsaka nilagyan ko siya ng sedano o celery sa atin. Tapos yung bawang sibuyas, kamatis, at tsaka yung ito yung panglalagay natin na pampalasa, yung pancetta. Kasi hindi tayo gagamit ng manok o anumang karne. So simple lang siya guys. Chop suey na iba-ibang klaseng gulay. So masustansya to guys. First step tayo guys. So ilagay na natin yung pancetta natin guys. Mamaya tayo magigisa. So, habang ginigisa mo siya guys, lagyan mo siya ng konting paminta para manuot na yung lasa ng paminta. Yan. Yan guys, medyo lumabas na yung lasa ng pancetta. Lalagay na natin yung panggisa natin. Bawang sibuyas. Tapos yung kamatis natin. Tapos takpan natin siya ng mga 10 minutes guys para manuot yung lasa at saka yung lumabas yung katas ng kamatis. So, lumabas na yung katas ng ano, kamatis. Pwede na natin ilagay yung mga ano natin, mga gulay, yan.
Ito muna yung ano, cauliflower at saka yung celery. Sedano dito eh. Tapos guys, yung ano natin, carrots, bell pepper at saka yung broccoli natin. Make sure na inugasan nyo na to guys. Yan, may down-down pa ng broccoli. Masustansya yan guys. Tapos yung ano natin, yung repolyo. Para sabay-sabay na siyang lumambot. Pan muna natin siya guys para lumambot muna siya ng konti. Tapos lalagay na natin yung pangpinali natin, yung broccoletti. Yan guys. Tapos lagyan natin siya ng konting patis. Konti lang kasi yung pancetta medyo malat na yun eh. Depende sa inyo guys kung anong gusto nyo gamitin, kung patis o asin. Yan. Ayan mo lang siyang manuot yung lasa niya. Guys, pwede na natin ilagay yung broccoletti natin, yung daon ng broccoli. Hindi ko siya nilagyan ng tubig kasi ayan nyo, makikita nyo guys, kasi magtutubig pa yan eh. Pan natin ulit. And guys, green na green. Nandiyan lahat yung sustansya ng gulay. Ayan o. May sabaw-sabaw na siya. Kita nyo guys. Nandiyan yung katas ng gulay. Mapapansin nyo guys, medyo marami to kasi ulam to dito sa bahay. Nai-vlog ko lang. So yun guys, kung mapapansin nyo, medyo kumonti na siya. Kanina hanggang dito yan eh. Hindi natin maisara. So konting lambot pa siya. Tapan natin ulit. Pero mas gusto ko kasi dito sa mga gulay na to guys, yung half cook lang. So mas gusto ko yung medyo crunchy pa yung gulay, lalo na yung broccoli. So shout out sa mga may gusto sa mga half cook na gulay dyan. So ito na siya guys, ginisang gulay, chop suey. Sa aming mga videos. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa lahat ng aming mga videos. Ciao! Ciao!